Ayan mga kalapatids, good morning. Welcome back sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at baka subscribe pa ng iba. So time check tayo mga alien. Alas 12 na ng umaga. Hapon na pala. Kasi alas 12 na. So mag-aantay tayo kay Patsi tsaka kay Tigas Ulo. So sa ngayon yan, yung asawa ni Patsi, nandyan, mag-isa lang siya. So talagang inaantay niya si Patsi na umuwi. So hindi ko hinahaluan ng ibang barako para pagdating ni Patsi, makita niya si Patsi, sana salubungin siya dyan sa trapdoor para mabilis natin mapapasok si Patsi. So sa ngayon mga tropa, wala pa rin nagpapaklak dahil sobrang aga pa naman. Ang cut-off po natin sa forecast, yan alas 7 ng umaga, 2-day race, pero hindi natin alam kung alas 7 talaga yung cut-off natin kasi magbabago daw po yun, sabi ng organizer. So magma-manual computation daw po yung oras. Kasi 2 days race dapat, hindi daw pwedeng 2 days race sa Yona. Kaya magbabago daw po ng computation, sila na po yung magkocompute nun. So sana po pala rin tayo ng kapagpauwi at makapagpaklak ng ating ibon na si Patsi at si Tigas Ulo. Lalong lalo na po si Patsi. So sana makapagklak po siya. Magklak lang po, sapat na yun para maging maganda yung resulta ng ating karera. So sa ngayon mga tropa, so ito yung asawa ni Tigas Ulo. Dito lang din natin siya para pagdating ni Tigas Ulo, agad niya makikita na mag-isa at agad din papasok. So sana ito yung maging motivation nila para umuwi sila ng maaga. Ang balita po sa atin, doon nga sa release point, medyo may ulan, lalo na sa dadaanan, sa parting Alin Samar or Katbalogan. So sana malagpasan nila yung ulan, umiwas sila sa ulan, at wag na wag silang bababa sa kung saan. Yun lang po yung iniisip natin. So sana makauwi sila ng ligtas dito sa ating loft. So ayun na nga mga kalapatids, no? Kadarating lang namin galing kay Lola. So sinisita namin siya dahil Mother's Day, o Happy Mother's Day po sa lahat ng nandyan at sa lahat ng mga ina, at ilang ina. So Mother's Day po sa lahat. So ayun nga mga kalapatids, sa oras na ito, wala pa rin nagka-clock sa BEPC dun sa sinalihan natin na final lap. So napakahirap talaga ng karera. Pero yung isang kasabay namin na club, sinampahan ng aming mga ibon, meron na pong pauwi ngayong oras lang. So sa kabilang club naman po yun, dito sa amin, sa BEPC na sinalihan namin, hanggang ngayon wala pa rin pong nagkaklak. Bali yung last MacArthur race po, ang ibon na in-entry na nasa clocking na pasok is 288. Ang nagklak lang pong ibon is 3 lang yung pasok sa minimum speed, at lahat po yun ay may butas. So sa ngayon po, kung sino po yung makapag-clock ng complete 3 points, yung maaari pong panalo na. So sana isa po tayo dun sa palarin na makapag-clock ng complete 3 points ngayong final lap. So sa ngayon nga po, ang entry bird na lang na natitira is 34. 34 na ibon na yun. Sa 34 na ibon na yun, dalawa po yung sa atin dun na naka-entry. So sana si Patsi at si Tigas Ulo ay makabalik ng tama sa oras at ligtas, at sana maiklak pa po natin para pasok sa minimum speed. Time check mga tropa, 3:50 PM. So malapit na pong mag alas 4, 10 minutes para mag alas 4. So bali ang cut-off natin siguro ibukas. Hindi ko lang po alam kung anong oras yung cut-off namin. Kami pala nung kumpare ko na si Nilo, dahil 2 days race nga po yung labanan namin dito. Sa kanila bali aabutin lang sila ng 1 day race kasi 447 nga lang yung kanilang total distance. So kami po is inaabot ng 527 kilometers. So hindi ko pa sure kung yun yung tamang sukat. Nagsukat lang tayo sa Google Map, dun ko nakuha yung distance na 527 kilometers. So sa forecast po hindi ko alam. So nandun naman sa forecast, bali andyan pa flash sa screen. So ngayon nga mga tropa, wala pa rin po nakakapag-clock sa Naga, Kamsur. Hanggang ngayon wala pa rin. So kahit paano kinakabahan na rin tayo kasi malapit nang mag-cut off. So malapit nang humapon. So sana ngayong hapon nga dumating yung ibo natin, kahit alin sa dalawa. Pero mas maganda po kung silang dalawa yung makakauwi, lalong lalo na si Patsi, para may habol tayo sa ranking, no? Sana po ipala rin tayo na makapag-clock. Kahit hindi po siya
maglap winner, ano pa man, basta po ang mahalaga makapag-clock siya. Sana eh makapag-clock yung ating ibon. Dahil sobrang layo na ng San Ricardo Lady, parang special race na. Dahil totally tapos na nga po yung karera namin dito sa CNRPC. Bali naka-entry siya si Pachi at sa Tigas Ulo sa isang club sa Naga. 60 kilometers yung gap distance namin. So sa ngayon po yung distance namin sa kanila na layo is 80 kilometers. So sana kayanin ng ibon natin. Bali parang special race na kung tawagin itong laro na to kasi parang Manila na ang datingan. Mga tropa, andyan yung isa nating tropa. Ayan, kinuha niya yung pedigree. Pedigree ng ibon niya kay Idol RP. So, kikiabang din siya. Nakaman ko, dito na daw yung ibon. Kikiabang po siya ngayon. So, abang tayo. Anong oras na ba? Ayan, tingnan mo anong oras na. 4:07. Oh, 4:07 ng hapon. Mga kalapatids. Ano? So, anong oras madating? Anong oras ba? Oh, 4:30 daw darating yung ating ibon. So, sana maging lucky charm tong malaking ilin na to. Ayan, mga tropa, sa ngayon ni abang-abang pa tayo. So, andito nagkikiabang yung isang ilin na yan, oh. Umalis na yung malaking alien. No, so nakikinervyos din siya kasi newbie lang siya sa pag-iibon. Bali, di naman totally newbie, ano. Pero sa karera, newbie talaga siya. Bali, matagal na siya nangangalapati kaya lang ang gawa niya is alaga lang talaga. So ngayon, na-entertain siguro dahil sa pag-iibon nakita niya na umuuwi talaga kahit malayo yung ibon, nagsusubok na rin siya. So kaya ayun, nababaliw na rin kung paano makapauwi ng kalapati. Kahit young bird, binibitawan sa malayo. Tinalo pa yung mga ibong ko. Ayan, yung mga ibong ko sa ngayon naka-feathering. Ang bali, ang lipad pa lang nila is loop fly. Pero yung nakuha niya sa akin na ibon is naglalabo na. 27 kilometers. So, grabe. Time check mga tropa, 5:06 p.m. So ngayon nga mga tropa, iwala pa rin nagka-clock sa VEPC. So wala pa rin tayong pauwi. Kahit sila, iwala pa rin pauwi. So sana umuwi bukas or mamayang hapon yung ibon natin. Na mga alas 6, kahit madilim na, may pag-asa pa rin tayo. Dahil 2 days race naman mga tropa. So sana umuwi pa yung dalawa nating ibon. So ngayon nga is 5:07 na. Pupunta muna kami sa simbahan para magsimba ng aking asawa. So ayun nga mga tropa, kadarating lang namin galing sa simbahan. Time check! 7:30 p.m. Six-auto na ng umaga. So second day na ng pag-aabang. Sana umuwi na yung dalawa nating ikinarga para ma-i-clock. Hanggang ngayon mga tropa, cut off na. Wala pa rin umuwing ibon. Nakakapanghinayang dahil hindi na umuwi si Patchy at ganun din si Tigas Ulo. Sana di man sila umuwi ngayon, mamaya sana umuwi pa rin para meron pa rin tayong finisher. Nakakamiss man, pero ganun talaga ang karera. Di natin may iwasan na mawala yung ibon. So ayun na nga mga tropa, bali ito na yung pangalawang araw ng pag-antay natin hapon na. So kadarating ko lang sa trabaho, ayan, medyo sobrang dumi pa pala, hindi pa medyo, sobrang dumi pa mga tropa. So ito po, may umuwi tayong ibon. Kala ko isang Ricardo Leyte na, so nagtatalon ako sa tuwa nang makita ko, hindi po pala. So ito pong ibon na itong umuwi galing ng karera is MacArthur pa yung pinanggalingan. Inabot siya ng 1 week. 1 week po bago nakauwi yung ibon na ito. Kung maaalala nyo, siya po si Maamo. No? Si Maamo po. Yan. So siya po si Maamo, yung asawa ni dati ni Blue Bar. Oh, so 2 points po siya at 4th overall champion ng CNRPC. Finisher nga lang po ng MacArthur kasi wala pong nakapag-clock ng MacArthur
ng complete clocking. Kaya 2 points po yung nangyari, point system, speed sum. Oh, so nasa 4th overall champion po siya. At kapatid niya rin po nabuo si Bulinggit, yung nag-MacArthur solo clocker natin. So siguro nga po mga tropa, ikinapos lang talaga itong ibo na to, no? So sayang, dahil uwi din pala, hindi pa on day, on time yung pag-uwi niya, inabot pa ng 1 linggo. Bali sobrang payat na niya. So kawawa naman yung ibo na to. Masaya pa rin po ako dahil yung ibo na to is talagang yung linyada niya is pumipilit umuwi. Bali meron pa po siyang isang kapatid na wala pa hanggang ngayon. So sana umuwi pa yung isang kapatid niya, tsaka yung mga kapatid niya sa ama. So siguro mga tropa, talagang nahirapan yung ibo natin gawa ng sama ng panahon. Sobrang init at sobrang ulan. So nagkaroon po kasi ng problema sa release point is maganda yung panahon. Pagdating po ng summer is sobrang sama na ng panahon. So siguro doon na wrong way yung mga ibo natin. Kung matatandaan nyo po, ang umuwi lang natin noon ng MacArthur is dalawa lang, si Tigas Ulo at si Patchi. So sana po ngayon mga tropa, umuwi yung dalawang yun, kahit isa sa kanila, malaking karangalan na. Pero kung papalarin po, sana umuwi yung dalawa nating ibon. So sa ngayon mga tropa, is i-recover natin yung ibon na to, si Maamo. So ngayon po, igagawin na lang natin siyang breeder. Wala namang masama kasi sa linyada niya, talagang umuwi, tumatawid ng dagat. Uulitin ko nga po, ito po is kapatid na buo ni MacArthur Clocker, si Bulinggit. 18th place, partaker, super set, si Bulinggit. At saka, ito pong ibo na to is 4th overall champion din. So parehas po sila ang 4th overall champion, si Bulinggit at saka ni Bulinggit at saka siya. So 4th overall champion po silang dalawa parehas. So nakakatuwa po mga tropa, kaya nga lang hindi siya nag-day bird. Bali 1 linggo bago umuwi. Sobrang pa nga ng 1 linggo kasi nag-isang araw pa bago siya umuwi. So sa ngayon po, kikip na natin siya para subukan yung anak naman nila, yung gagawin natin breeder. So, maraming salamat at pinilit mong umuwi kahit sobrang layo at inabot ka pa ng ulan. Talagang pinilit mong umuwi, kaya saludo ako sa iyo, kaibigan.